You know. So, ayun guys. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay nandito ako sa Kahoyan. Ito yung mga damage ni Udit. Ayun ah. Pasensya na kung may uso kasi kalsada sa ibaba. Tapos, may nag-clearing. Yun. Maraming tao dyan sa ibaba para malinisan yung kalsada, gilid-gilid ng kalsada. Pero hanggang ngayon dito sa amin sa bukiring bahagi ng Cebu, wala pa ring kuryente. Pati mga poste wala. Bali. Yung iba natibag. Yun, wala pa rin hanggang ngayon, wala pang schedule kung kailan masisimulan ang paglagay ng poste at linya ng kuryente. So ngayon, hindi ko muna sinama si Jano, tapos si Do. Alam niyo na kung bakit. Yeah, yun, nandun pa rin siya. Kasi sinabi ko sa kanya na nakita kami nung nakaraan na tapusin na lang muna niya yung trabaho niya doon bago siya bumalik sa paghawak ng kamera. Yun. So, grabe. Ngayon ako kasi nakaakit dito. Yan o. Pero may dahon na yung iba. Salamat naman lahat. Akala ko mamatay talaga yung mga kahoy na to. Sinsya na po, matagal-tagal tayo bago nakabalik. Dahil nung huli kong upload guys, kailan yun? January 15 huli akong naka-upload ng video. Huling upload ko January 15, pero ang vlog na yon January 12 pa. Dahil sa walang kuryente, walang wifi, walang mahirap ang pagsagap ng signal, hanap ng pisto para makapag-upload. Ayun, na-upload ko yon yung pamumuhag ng liwan, pero walang laman. Na-upload ko after 3 days na-public ko siya. Tapos nung papalapit na yung pesta ng Cebu, Sinulog Festival, yun. Dito kasi sa amin guys, pag ganun, malapit sa Linggo ang pesta dito. Linggo? Linggo ba yun? 16, January 16, Sinulog Festival, naka-upload ako 15. Pero ang problema pag sinulog kasi festival dito sa amin, yung signal it turn off lahat. Mag-smart, mag-globe, kahit ano, ito turn off nila para iwas daw sa mga bumba yung mga, iwan ko ba kung bakit, basta dito sa Cebu pag sinulog walang signal lahat, it turn off lahat yun. Kaya nabalik siya. Ano, yung Lunes ng hapon nabalik yung signal. Pero January 18 second dose ko naman, vaccination Pfizer. Yeah, yun. Ang akala ko kasi yun na. Akala ko hindi ako tatablan. Pero yun na nga, pagkatapos ng ano ba to? Pagkatapos ng inject, paglagay ng second dose, vaccination, yan, vaccine. Pagkatapos ng vaccine, wala, okay pa lahat. Dahil nabaksinan ako, 2 p.m. 2 p.m. Martes. 2 p.m. na. Wala. Pagkitulog, okay lang. Ganyan, okay lang. Pero kinabukasan ng hapon, Miyerkules ng hapon, ayun, tinablan ako, nilagnat na. Hindi ko pa naman inim na ng... hindi pa naman ako uminom ng gamot. Sabi nila uminom daw ng gamot after pagkatira ng second dose, ganyan, vaccine. Uminom ka paracetamol, mabiogesic, iwan ko ba kung ano pa, by flow siguro, pero recommended talaga nila biogesic. Ang problema, wala pa namang biogesic na tinda dito sa amin. Anon, hindi ako sanay na uminom ng gamot, ganyan. Akala ko wala lang. 3 days akong
nilagnat. Kung hindi ko pa inim na ng Bioflo, hindi mawala yung lagnat ko. Grabe namang second dose yun. Akala ko kasi okay na. Ganyan. Kaya yun, nawala. Mula pagka-upload ko, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 na ngayon. Ngayon lang ako, ulit ako naka-open ng camera. Sabi ko sa sarili ko at sa asawa ko, sa kanila ni Jano na, pahinga na lang muna tayo. Susulitin na lang natin itong pahinga natin. Dahil sa isang taon, ngayon lang tayo ngayon lang ako nakapahinga ng ganito. 1 week. Mahigit isang linggo na pahinga. Okay na. So ngayon, nakahawak ulit ako ng camera. Kaya ito, parang ito yung unang, ilagay na lang natin sa, ito yung unang pag-vlog sa 2022. Ayan. So yun guys, may titingnan tayo dito. Ito yung bahaya ng liwan nung nakaraan, kinuna namin. So ang nangyari, titingnan ko ulit kung nandyan pa ba yung liwan sa ibaba. Sa likod niyang puno na yan, na yan din tumba. Titingnan ko sa ibaba, sa butas na tinabunan ko, kung nariyan pa ba sila. So update ko na lang kayo kung nandun na tayo sa malapit-lapit. Mabangin kasi. Nandun yun guys. Dito yung kahoy. Ang butas ng liwan nandun. Pero tinabunan ko yan nung nakaraan, pamilya, no? Kaya tingnan natin ulit ngayon kung nandyan pa yun. Malaki-laki na ang bahay. Pwede nang kunan ng pulot kung nandyan pa. Pero kung wala na, antay pa tayo ng ilang linggo siguro. Babalik din yun dito. Yan, maganda ang pagkakasit up ng butas na to eh. Pero ingat-ingat lang dahil mabangin. Puro pa naman ba to? Hanggang dun sa ibaba, oh. Nandun yung kalsada. Dadaan yung motor. Hindi makita. Ito. Kung wala na, okay lang. Ay, wala na. Wala. Lumipat na guys. Wala dito. Lumipat na yan ang ibang buta siguro kasi natabunan. Okay lang, ilat ka lang. So ayan, dito ko pinuha yung pulot doon sa likod, oh. Doon ko binutasan. Ayan, balik tayo sa doon sa ibabaw kasi wala na dito eh. Hahanap pa naman tayo ng iba eh. Matitipuhan pa natin yun. Doon pa tayo sa ibabaw. Balik tayo doon. So yun, nandito tayo sa ibabaw. Wala doon. Ah, wala na doon ang liwan. Lumipat na. Antay-antay tayo ng mga pinakamataas siguro. Isang buwan, babalik yun dyan. Dahil yan yung nakasanayan, yung butas. Doon o, sa ibaba. Ito sa iyo. Nandito tayo sa ibabaw. Pero kwentuhan muna tayo tungkol doon sa nakaraang video namin. Marami kasi nagko-comment guys na ganito daw. Kwento ko sa inyo. Ayan. Na lumaki na daw ulo ko. Ganyan. Sabi nila, okay lang sa akin yun. Kahit ganun ang sabihin nila. Tapos ito pa. Na anong tawag nito, pinapairal ko daw yung ano ba sa Tagalog tong basta pride daw, pride, ma-pride daw ako, ma-pride. Bakit ba ganun yung sinasabi nilang ma-pride? Malaki bang
problema kung ganun yung prinsipyo ko. Ganyan. Nasanay na kasi ako guys na mula nun sa maliit pa lang ako hanggang sa kaya ko nang maghanap ng pera, hanap buhay, nasanay na ako na hindi nang hihingi sa mga magulang ko kung ano mang wala ako. Ganyan. Sa katunayan pa nga, nung nag-aaral pa lang ako, nakatungtong ako ng high school, ganyan. Ito, totoo to. Totoo to, guys. Mula nung nag-aaral ako, mula second year high school hanggang fourth year high school, hindi ako nakakatungtong ng classroom ng kompleto sa 5 araw sa isang linggo. Pinakamataas na araw sa pag-aaral ko sa isang linggo, 3. 3 araw. 4. Pinakamataas na 4. Pero karaniwang, kadalasan talaga 3 araw, hindi pa kompleto ang oras, ganyan. Dahil hinahati ko ang oras ko. Naghahanap buhay, gumagawa ng uling. Ganyan. Puputol ako ng kahoy dun sa lupain namin. Tapos gawing uling. Nag-aaral ako, pumapasok ako sa paaralan. Alas 7 ng umaga. Lalabas ng alas 11 ng tanghali. Ganyan. Tapos minsan hindi babalik ng pagkatapos ng tanghalian. Ganyan. Kaya mula noon guys, nasanay na akong ganyan sa sariling diskarte, pangunguha ng buhangin sa sapa, ganyan, para magkaroon ng pera. Kaya nung nagkapamilya ako, kung bibigyan man ako ng pera ng ama at ina ko, yung hindi ko na talaga kaya. Pero mula nun, sa awa ng Diyos, talaga hindi talaga ako nakahingi. Manghihiram pa nga ako sa kanila eh. Ganyan, nanghihiram ako sa kanila. Kaya nga ang prinsipyo ko sa buhay na pagkatapos ng 2021, ang babaguhin ko na yung nakasanayan ko na ganyan. Noon, sabi ko na ganyan na okay lang sa akin yung tatanggapin ang mga ibinibigay ng mga viewers. Noon, nakatanggap ako. Ganyan, nakatanggap. Pero kalaon ay bakit ko pa tatanggapin? Ganyan. Na pwede namang pwede namang hindi eh. Ganyan. Kung gusto nilang tumulong, sa channel, ganyan, pwede namang mag-subscribe lang. Tapos simpleng hindi pag-i-skip ng ads. Pero kung lalampas na ng 1 minute, skip niya yun. Mataas yun eh. Yun lang mga bumper, ganyan, skippable, pwede namang hindi. Ganyan. Pwede namang ganyan guys eh. Hindi naman sa dahil sa lumaki na yung channel. Kung yun ang prinsipyo ko sa buhay, na hindi na ako tatanggap ng anumang bagay na ibibigay ng viewers natin, ng mga taga-subaybay natin, lumaki na agad ulo. Ganun ba talaga yun? Ma-pride daw? Wala na ba na akong pride sa buhay eh. Kung ma-pride pa ako, lalago pa kaya to? Ganyan. Lalago pa kaya ang channel? Aabot pa kaya ang Ragusta TV ng 89,000 subscriber? Ganyan.
Walang akong pride sa buhay. Prinsipyo ko lang talaga. Ganun. Pwede naman kung gusto niyo talagang magbigay ng ganyan. Dahil sa masaya kayong pinapanood kami. Pwede niyo namang i-comment si Do. Kundi si Jano. Sila na lang ang bigyan niyo. Ayan, huwag na lang ako. Kaya ko. Kaya ko talaga. Ayan. Ayan. Kung hindi naman, pwede namang sa talagang nangangailangan eh. Ganyan. Pwede naman eh. Pwede naman kayong kung si Jano, kundi si Do. Ganyan. Kung may ibibigay kayo sa kanya, sa kanila, i-comment nyo na lang sila. Ganyan. Pati sila kasi guys, tinitingnan nila yung mga comment. Ganyan. Ganyan. Huwag nyo na lang, huwag nyo na pong sabihin na kahit sabihin niyo nang lumaki ulo ko, pero sa prinsipyo kong ganyan, hindi naman siguro para sa akin. Wala naman nabago sa akin hanggang ngayon. Yan lang yung sinagot ko. Ganyan, nabasa ko doon, pero okay lang sa akin. Pero pasensya na po talaga sa ibang mga OFW natin na naghahangad, nag-aantay ng pagkakataon na magkapadala. Kung mayroon kayong ipapadala, i-comment nyo na lang si Jano at si Kunde, si Do. Lagyan na lang nyo na lang sa comment section ng hashtag Jano, hashtag Do Michael. Yan, may ipapadala kami sa inyo. Yan. Pero yung kung may ipapadala man kayo sa akin, pero doon nyo pinangalan sa kanila, tapos sa package may nakalagay ganyan, pangalan ko. Ganun pa rin po yung ibibigay ko, doon na lang sa kanila. Ibibigay ko sa kanila kahit ganyan, kahit i-vlog ko naman eh. Kung may darating na package nandun sa kanila, tapos may party para sa akin, doon ko pa rin ibibigay sa kanila. Bahala na sila doon. Ganyan. So, yun. Tapos, ano pa ba? Shout out po sa lahat. Dahil ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog. Alam nyo naman ang sitwasyon dito sa amin. Walang kurinti. Tapos hindi permanente yung signal. Grabe talaga. Kailan pa? Hindi matatapos hanggang March 2. Dito sa Cebu, hindi lahat sa lungsod. Kumpleto na ang ilaw. May mga kurinti na. Hindi pa. Dito sa malaking trabaho pa ang gagawin ng Bisayan Electric Company dito sa guys. Wan pa. Mahigit 20 kilometers na linya ng kuryente ang magagastos nila. Tapos mga 200 plus na poste ang ilalagay pa nila dito para mailatag ulit ang kuryente dito. Pero ngayon dito sa lugar namin, hindi problema ang ilaw dahil madiskarte ang mga tao dito sa bukid dito sa amin. Lalo na ngayon dahil sa audit, madiskarte talaga sila dahil maraming generator. Bumili sila ng kani-kanilang mga generator. Kung hindi man generator, battery ng mga motorsiklo. Nilagyan ng mga inverter para lang makapag-ilaw. Pero sabik na talaga kami guys. Sabik na talaga kaming magkaroon ng ilaw, magkaroon ng signal, ganyan. Makainom ng anong tawag nito? Makainom ng malamig na tubig galing sa rep. Ito pa ba? Makainom ng ganyan. Pero basta sabik na kami mabalik sa normal yung buhay namin dito.
kahit sa anong tawag nito, kahit sabihin na nating maganda na ang takbo ng channel, pero sa kalooban ng membro tapos mga kanilang mga pamilya dito sa amin, sabik, lahat sabik na makapagbanding sa lugar, sa kanilang pamilya, sa kanilang bahay na may ilaw. Dahil ang mga tao dito balik sa 90s talaga pagdating ng gabi. Pagtago ng araw sa likod ng bundok, pagkaabot ng takip silim, yun na, kasabay ng pagdilim, pagkalatag ng mga higaan, yun. Dahil sa yun talaga, pero okay lang, magkakaraos din to guys, malalagpasan din namin to dahil hanggang March hindi pa matatapos ang paglagay dito. So ayan, ano pa ba? So ayan, sa susunod na pag-vlog na naman guys, bukas siguro punta kami ni Jano sa Lawa para mangdala tayo ng maliit na tilapia, mangilaw tayo doon at magpaksiw. So yun, hanggang sa muli nating pagkikita, paalam na.